Pumanaw na ang dating senador at health secretary na si Juan Flavier na nakilala sa mga patok na DOH campaign tulad ng Let's Do It at Yosi Kadiri. Siya'y 79 na taong gulang. Bumuhos sa social media ang mga pakikiramay para sa pamilya Flavier. Ibandila mo apples, Halandoni. Nakilala bilang Mr. Let's Do It dahil sa kanyang matagumpay na kampanya bilang health secretary. Pero sabi ng kaibigan at kasama sa DOH na si Dr. Jimmy Galvez-Tan, higit pa kaysa slogan, naging haligi sa sektor ng kalusugan si Juan Flavier. Ipinatupad ni Flavier ang Oplan Alis Disease, isang malawakang pagpapabakuna ng mga bata sa bawat sulok ng Pilipinas. Dahil sa kanyang magandang halimbawa bilang doktor sa probinsya, si Flavier ang nagpatatag ng Doctors to the Barrio Program. Kaya lahat, saludo kay Flavier na laging on the go at nagpapatawa pa. Noong diniklara niya na pagpupunta kami ng mga probinsya, basta field trip kami niya, huwag kayong maghahanda ng lechon, huwag kayong maghahanda ng kung ano na, kinakain lang namin, nilagang mais, kamote, saging. Dahil sa kanyang popularidad bilang DOH Secretary, nanalo si Flavier bilang senador noong 1995. Naulit pa ito sa kanyang ikalawang termino sa Senado. Alas 4 ng hapon kanina, pumanaw sa edad na 79 si Flavier dahil sa mga komplikasyon dulot ng pneumonia sa National Kidney Transplant Institute sa Quezon City. Bumuhos ang pakikiramay sa social media mula sa mga taong humahanga sa dating senador. Sabi ng ilang netizen, kung uso lang ang social media nung panahon ni Flavier, ay malamang magte-trending siya dahil sa galing na kanyang mga slogan gaya ng Yosi Kadiri at Let's Do It. Nagpaabot din ng kanilang mensahe mga kasamahan niya sa Senado gaya ni na Senador Miriam Santiago at Senate President Franklin Drilon. Dadalhin ang mga labi ni Flavier sa Church of the Risen Lord sa UP Diliman Campus bukas. Apples, Halandoni, ABS-CBN News.